So, paano nga ba gamitin yung membership gifting? Okay. Pinakamaganda, gawin natin yung actual. Okay. So, panoorin natin yung live stream ng asawa ko na si Bojoy. So, ito yung asawa ko. Yan. Ito yung asawa ko. Nagpapalaro siya ng video. So, naka-live siya ngayon. Okay. So, paano nga gawin? So, pupunta ka lang dito. Yan, dito. Yan. Parehas lang ng super chat at saka ng super sticker. Pipindutin mo lang yung dollar sign. Okay. Pag pinindut mo tong dollar sign, lilitaw na yung option na membership gifting. So, click mo lang yung membership gifting. Ngayon, dito lilitaw kung ilan ang gusto mong i-support dun sa channel na pinapanood mo. Kung ikaw yung magsusupport. Doon muna tayo. So, pwedeng 5, pinakamababa is 5, and so on and so forth. Marami to, hanggang 50 memberships ang pwede mong i-support o i-regalo. Hindi lamang doon sa asawa ko, o doon sa pinanunoodan niya ng content, kung hindi ganun din sa mga viewers niya. So, kung nakapili ka na, kiklik mo lang kung ilan ang gusto mo regalo. Like this for instance, ang pipiliin ko rito is yung 10 membership. So, i-click natin yung 10. Okay. So, pag click mo yung 10, okay, lilitaw na yan. Kung, ayan, kung bibilin mo siya or what. Tapos, pag click mo yung buy, okay, siyempre magpa-process na yung transaction. And then, okay na yon. Once na lumitaw yan, ayan, lilitaw yan. Gifted na ng 10 membership sa channel ni Bojoy Yukon. So, anong pakinabang niya dahil? Meron siyang makukuhang 70% na revenue kung magkano man yung halaga ng 10 memberships. Tapos, yung viewers niya magkakaroon ng libreng membership for 1 month. Okay? Hindi yan magre-renew or what, pero automatic yan na after 1 month, mag-expire yan. Kung sino man yung narigaluhan, choice na nila kung gusto nilang ipagpatuloy yung membership or ihinto na nila doon. Okay? So, ganun ang paggamit ng membership kung ikaw ang magre-regalo. So, ngayon ito, kung gusto mo namang ikaw ang makatanggap ng regalo, click-click mo lang yung badge na yan. Pag-click mo, may lilitaw dyan na ano, tapos click-click mo lang to. Allow gifts. Okay. Pag inallow mo yung gifts, may posibilidad na ka na isa ka sa tumanggap ng free membership na niregalo ni Sandiro kay Bojoy or mo sa creator na gusto mong supportahan. Okay. This for instance is, halimbawa, okay, tatanggalin muna natin. Papakita natin sa inyo. Ito, lahat ng green na to, si Tricia, nakatanggap ng libreng membership. Si Jana. So, sila yung mga nakatanggap. Bakit? Kasi inalaw nila yung gift stamp sa kanilang YouTube page. And then, si Google ngayon, titingnan niya kung sino yung mga active na pwede niyang regaluhan. So, kailangan active ka sa pag-suporta rin ng mga channel kung gusto mo makatanggap ng gifts. So, ganun siya kasimple. So, may pakinabang ang creator. May pakinabang din ang viewers. Okay? So, ganun ang paggamit ng membership tag. So, now na alam na natin kung paano mag-send ng membership gift at paano tumanggap ng membership gift. May konting catch yan. Halimbawa, number one is, pag magsesend ka, you gotta know the pricing kung magkano yung isesend mo. Kasi kung yung channel na susuportahan mo, marami siyang levels ng membership. Siyempre, pataas yan. Nag-automatic kasi yan dun sa pinakamataas na halaga ng membership. Yun ang bibili niya. Yun ang ibibigay niya. So, baka ang makita mo lang is yung bilang lang ng membership, di mo napansin yung halaga, mapasuko ka. Okay? Ikalawa, bilang creator, dapat
alam mo rin kung ano yung magiging strategy mo on using this feature. Halimbawa sa akin, I used to have two levels of membership. Okay? One is 99 cents and the other one is $2.99. That being said, dini-activate ko yung mas mataas. Bakit? Kasi para mas affordable sa viewers ko at dun sa mga gustong sumuporta sa akin. Okay, so hindi na sila magkakamali nung pag-click regardless kung ilang bilang ng membership yung gusto nilang iregalo or i-sponsor sa mga kapwa nila viewers or sa akin bilang creator. To which I appreciate everything. Siyempre, ganun yun. So, dapat nyo rin alamin. Kasi with me deactivating my $2.99, automatically na-reimburse ng YouTube yung membership na binayaran nung mga members sa higher level. So I lost about 15 bucks, 52 cents doon. Pero it's okay kasi para sa akin, it's worthwhile kasi hindi na naman na lumalaki yung bilang nung level na yun eh. Nakapa ako na siya sa 12. So might as well, ibaba ako na lang and then yun nga, very supportive naman sila, nagre-regalo yung karamihan or nag-sponsor, lalo na kung may malaking event tayo. So, yun ang pisa sa inyo sa pwedeng gawin. So, pag-isipan nyo rin kung ano plano ninyo. But anyways, yun lang ang pakain natin ngayon. Maipagbigay alam sa inyo yung bagong feature ng YouTube at kung paano ito gamitin at kung ano mapapakinabang ninyo. So, paano? Till next time, keep safe and keep it real. See ya!